Ayan guys, nagbabalik na naman yun yung kaibigan na si Kaka Pidot with WMDBs. Bago ang lahat, mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, yung mga baguhan pa po, humingi po ako ng inyong tulong. Mag-subscribe na po. At i-hit na po yung notification bell para lagi po kayong updated. At huwag din pong kakalimutan na mag-like at mag-comment kung nagustuhan niyo ang aking mga video. Maraming salamat. Ayan, itutuloy po natin ang aking topic. Ang topic na ito ay para sa mga baguhan na mag-a-abroad at saka mga experience sa abroad o maglinis sa bahay o maging katulong. I-share ko ang aking mga kaalaman or mga kasi siyempre nag-a-abroad din tayo kaya i-share ko din ang aking mga nalalaman. Una, kapag ikaw ay maglilinis, unahin muna yung taas. Linisin yung taas gaya yung mga ceiling fan. Punasan yung mga yun. Yung mga ilaw, yung mga nakabitin na ilaw. At saka yung mga pag-aagyo. At saka yung mga labasan ng mga hangin ng aircon. Linisin yung mga yun. At saka yung mga agyo. Lilinisin yung mga agyo. Ayan, di ba? Para kapag mahulog yung mga dumi doon sa bababa pagsak. Kasi kapag uunahin mo yung flooring na linisan, wala na, tapos maglilinis ka sa taas. Wala na. Maglilinis. Kaya yun. Ang unahin, pag-aagyo, ceiling fan, mga aircon, at saka cortina, or mga ilaw. Yun. Pangalawa, yung dingding. Kung gusto mong linisin yung mga dingding, kisikisin or tanggalin yung mga agaw din sa mga gilid-gilid kasi may mga agaw din sa gilid. Linisan na saka yung mga frames sa dingding or mga painting. Punasan yung mga yun para yung mga alikabok malaglag sa baba. At saka yung mga orasan, yun ang mga lilinisan. At saka mga ilaw din dahil may mga ilaw din sa wall. Ayan. Pagkatapos niyan, susunod mo yung nasa gitna naman na yung mga cabinet. Linisin mo yung mga cabinet lahat. Pag nalinis na yung cabinet, yung mga display sa mga table, linisin yung table. At saka yung mga picture frames din na nakalagay sa table, mga frames, mga vase, ganun. Yung mga daming nakalagay, yung mga lampshade. Linisin lahat yun bago o ituloy yung flooring. Pagkatapos niyan, pag nalinis mo na lahat yung table, cabinet, display, mga lampshade, picture frames, or flower base, doon naman na tayo sa bed. Pagpalit tayo ng bed, linisin natin yung bed. Pag nalinis na yung bed, palitan natin yung mga bedsheet. Pag nakailagay na yung mga bedsheet, and then after that, pag nalinis na yung bedsheet, ayun, pwede na tayo maglinis ng flooring. Kung anong gawin natin, kuskusin natin yung flooring na tubig or what, linisin natin yung tubig na may sabon or i-vacuum natin, ganun, or i-map natin. At saka pagkatapos ng flooring, yung carpet na kung gusto mong kiskisin yung carpet, kasi yung carpet may mga duming stain, lilinisin din yun, ibabrush din yun, yung mga yun. Kaya, ayan, kapag natapos mo na yun, o, di tapos na. Kaya, ang maganda, unahin ang taas, the middle, and then, bottom. Yun yung tatlo yung sinasabi nila. Nasa taas, sa gitna, at saka sa baba. Ayan, yun ang importanteng tandaan. Huwag kaunahin yung nasa baba kasi wala na bibig trabaho. Kaya up, middle, down. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking na-share. Na kahit i-share lang na kaalaman. Sana nagustuhan nyo. At huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe po. Maraming salamat. At huwag ding
kalimutan na mag-like at mag-share at mag-comment. And then, of course, i-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod na aking mga vlog. Maraming salamat. Thank you, guys.